Magandang araw mga kaproyekto. Welcome to Proyekto Pilipino. And for this weekend, our episode is, I think, a very important episode, no? Not just because of current concerns, but because really overall, in terms of overall development of our country, our topic for today is very, very important. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ang agrikultura. Hindi lamang yung pagtatanim, pero yung lahat ng bagay na pumapasok at papaliwanag sa atin ng ating kapitapitagang kagalang-galang na explainer, no? Kundi lahat ho ng proseso na pumapasok sa agrikultura para mabuhay ito at para magsilbi sa ating mga mamamayan. So, para ipaliwanag ang lahat na yan bago tayo makapag-usap sa ating dalawang, masasabi natin dalubhasa, no? Sa larangan ng agrikultura. Andito po ang ating resident explainer, si Ginoong Manolo Quezon. Welcome, Manolo. Salamat, Fads. Kailan tayo pumunta sa ibayong dagat? Sa taong 1969, katapusan ng dekada 60. At ang titingnan muna natin ay ang dating hari ng Thailand. Dahil naisipan niya na kaya niyang solusyonan ang dalawang problema. Ang isang problema, ang mga magsasaka sa kabundukan ng Thailand kung saan mahirap sila at marami sa kanila ay pumapasok sa pagtanim ng mga ng marijuana at iba pang pwede gamitin para sa pinagbabawal na gamot. At ang ikalawang problema, ang mga nagtatrabaho sa Bangkok at iba pang mga syudad na siya naman kailangan ng mura at masustansyang pagkain. At naisip niya na kaya niyang itawid ang tinatanim ng mga magsasaka sa kabundukan tungo sa mga nagtatrabaho sa mga syudad. At dito nagsimula ang tinatawag na Royal Project sa Thailand na siyang naging solusyon at talagang hinangaan sa buong, hindi lang timog silangang Asia, kundi sa buong mundo bilang pagpapatunay na pwede pumasok ang pamahalaan o ang mga miyembro ng pamahalaan upang talagang gawing mas mabuti ang buhay ng mga nagtatrabaho sa kabundukan o kaya sa mga syudad. In fact, in 1988, binigyan ng Ramon Magsaysay Award ang Royal Project ng Thailand. Sa atin, naghahanap pa tayo ng isang King Rama the Ninth na pwedeng pumasok sa eksena at solusyonan ang problema ng mga magsasaka at ang mga problema ng mga manggagawa. Kahit hindi pa nagsimula ang pandemya, napakaraming produkto ng agrikultural ay nasasayang. Pagdating lamang sa bigas, 9 to 37% ang nasasayang dati. Pagdating naman sa gulay, 27 to 42% ayon sa isang PSA study way back in 2012. Sa totoo lamang, ang mga magsasaka, nagtatanim at ang kanilang tinatanim ay pupunta naman sa mga wholesaler or assembler at sila naman nagpupunta sa mga trader o mga middleman at sa mga wholesaler, patungo sa mga merkado at iba pang lugar kung saan kayo bumibili ng gulay. Maraming nakikinabang, ngunit masasabi natin ang hindi nakikinabang ng gusto ang nagtatanim at ang nagbabayad ng gusto tayo bilang mga consumers. Ngayon, nung pumasok ang pandemya, natandaan natin na nung nagkaroon ng pangangailangan, maraming naguto, maraming nangangailangan, tao na mismo ang humanap ng paraan. Tinanggal ang merkado in a sense. Natatandaan pa ba ninyo mga community pantry na itinatag at naging sasabi nating target ng mga ilang mga grupo na medyo nagtataka kung talagang pwede bang pagtiwalaan ng ganitong system na namimigay ng kusang loob ang may kaya sa mga nangangailangan. Nakita rin natin sa balita nung panahon ng pandemya ang napakaraming pagkain na tinatapon lamang, lalo ng mga produkto ng mga magsasaka dahil yung mga inaani na tinanim ng mga magsasaka ay wala namang mapuntahan at hindi may dala sa mga merkado. Ang daming tinapon at ang daming naghihinayang dito. Kaya marami na rin ang sumikap ng humanap ng paraan para kunin ang tinatanim ng mga magsasaka at dalhin sa mga nangangailangan na gustong bumili nito sa paraan na nagtatanggal ng tinatawag na
middleman. Maraming mga success stories tungkol dito. Maraming natulungan ng mga magsasaka. Ngunit kung isipin natin sa dami ng ating mga kababayan, maliit, isang patak lamang ito sa buong pangangailangan. Kaya ngayon, nandito na naman tayo sa problema ng produkto. Ang mga gulay, isipin na lang natin, sibuyas, ang taas ng presyo. Ngunit merong mga lugar sa Pilipinas kung saan marami pa rin ang inaani nilang mga sibuyas. Ngunit hindi makarating sa merkado o sa mga lugar kung saan natin pwede ito bilhin at sa presyong abot kaya. Kaya sa ating mga guests sa araw na ito, tingnan natin ano ba ang totoong mga problema? Ano ba ang mga pwedeng solusyon? Meron bang paraan para lahat tayo ay magwagi, ang mga magsasaka na nagtatrabaho at tayo mga nagtatrabaho sa mga syudad? Pads? Maraming salamat, Manolo. At syempre, tawagan na natin din ang isa. Actually, I think alam ng mga sumusunod natin sa simula, yung ating isa sa apat na kaproyekto dito ay talagang ano to? Farmer. No? From DFA to farming. So, Carlo, welcome. Hi, Fads. Manolo. So, Carlo, why don't you introduce your co-farmers? Nabanggit mo nga, Fads. I'm very excited for this episode kasi malapit sa puso ko to. Ngunit ako isang... Carlo, malapit sa bituka ng maraming tao. Malapit sa bituka. Eh, no, matagal natin pinag-uusapan. Eh. Dapat yung mga issues malapit sa bituka. I was very fortunate to meet our guest Harold Liu through a mutual friend kasi inintroduce kami kasi our common friend found out that we have similarities about farming, agriculture, and how it's related to communities, to governance, to proper governance, and how these things are all interrelated. So si Harold introduced us in turn to Miss Betty Listino, who's part of a regional advocacy cooperative, and with this one, Fads, I wanted to ask guests who are not from the government, who are Harold is a farmer himself, although he understands the whole process, no, from planting to the trading and to the and where it lands finally to the end user, and when and how other stakeholders like government, LGUs come in place. So I'm pleased to introduce our guest, Harold, Ms. Betty. Welcome to Proyekto Pilipino. So siguro, Harold, saka Ms. Betty, if you can start off, give a short introduction about yourselves, what you do, and exactly how and why you got into agriculture. Ms. Betty, please go ahead. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nakikinig. At maraming salamat po sa pag-imbita. Salamat, Harold, sa pag-introduce sa grupong ito. So ako po si Betty. Ako po yung chairperson ng Pansigiran Advocacy Cooperative. Ito po ay isang klase ng kooperatiba na medyo hindi masyadong alam kasi ang mga kasanayan natin sa mga primary co-op ay mga credit, mga producers, and marketing co-op. Ito po ay advocacy co-op. Ang ginawa po namin ay bumuo kami nito. Kasama ko ang mga iba't ibang practitioners. May agriculturist po tayo at mga iba-iba pa na sa profesyon na naniniwala na sa pamamagitan ng pagbubuklod at pagsama-sama ay pwede nating gamitin ang ating pinag-aralan at expertise, lalo na sa pananaliksik kasi ang aming pong practitioners ay ang isa sa pinaka... malakas namin na pag common bond of membership na tinatawag, no, sa co-op ay researchers po tayo. So, kumbaga, ako din mismo matagal sa development work, galing din po tayo dyan mga 20 years. And then, meron pong mahabang experience sa non-profit. So, kumbaga, nakita natin po yung mga... Iba't ibang landscape. Nagkataon po na ako po ay isang indigenous person dito sa Cordillera at ang aking mga consultancy work, for example, for those years ay sa mga indigenous communities and mostly farmers. Hindi lang po dito sa Cordillera, kundi sa buong Pilipinas. So kung bakit po tayo napunta
sa usaping agrikultura at kung bakit isa ito sa aming hinighlight na advokasya dito sa ating cooperative ay dahil din po sa matagal nating pakikisalamuha at tayo din po ay ako mismo ay anak po ng magsasaka at lumaki sa farming communities. And pag pinag-uusapan po natin ang indigenous communities, para po sa kaalaman ng lahat, kami po ay marginalized community. So, kumbaga, marginalized in a way na hindi lang physical dahil ang aming sitwasyon ay nasa malalayong bundok, maunti yung aming sinasaka. Kung sakali lang, base sa ating datos, ay ang mga magsasaka natin ay 2,500 square meters lang po ang kanilang average na cultivated area. Nasasaklaw po ito ng batas ng yung tinatawag nating ano sa the Regalian Doctrine natin, no? So hindi kami nakakaun talaga or titulado yung lupa. So land tenure, hindi yun secured because of that, yung ating loss on sa elevation. So kung nakikita natin dito, mga terrace farms yan. Yun yung mga iba-iba. So sinasabi ko lang yung pagkakaiba niya, kasi siguro si Harold i-describe niya siguro yung pangkalahatan sa magsasakang sitwasyon. Kami naman dito para lang ma-describe ko yung layers na kailangan naming tawirin para makakuha lang po ng suporta ng gobyerno, no? At sa mga or Betty, yes, can sir. I just interrupt you there because ito ay yung isang mahalagang punto na nabanggit niyo dahil pinag-uusapan natin ang mga magsasaka sa kabundukan na kung naiintindihan kita, because I heard this somewhere else, pagdating sa bundok, dahil may slope siya, ayon sa ating batas, ang lupa ng may slope, hindi pwedeng maging ari-arian ng individual. Tama po yun? Tama po okay, yun. So, 18% gradient. So yun po, yung kaya hindi po namin siya madeklara na sa titulo. And nasasaklaw ito ng maraming batas natin, no? So yung IPRO-law, meron naman yan at it's an assertion because it's a struggle. So that is that. Medyo ibang usapin na yan. Meron yung kalti, kadti, ganyan, ancestral domain claims, mga ganun po. Pero yung ibig sabihin po nito talaga sa usapang legal, ito yung mga patong-patong na problema na kung tayo po ay magsasaka at nasa margins talaga, operating in this particular area, na ganun po yung sitwasyon natin, at meron ka pang problemadong merkado, ano yun na lang yung maharap ng isang magsasaka. Ms. Betty, siguro we can discuss that later. Now we'll ask Harold lang to introduce then his work. Then we can all go into the discussion. No, Harold, welcome. Hi, good morning, Fads. Good morning to everyone. Thanks for having me. So I'm Harold. This is a family farm where I'm in right now. And we've been operating this for the last 6-7 years. Mm-hmm. But I've been on agriculture for the last 10-11 years. So, mula na nagtapos ako dun sa pag-aaral ko from university, no? I spent 5-6 years sa corporate world. Tapos after nun, napag-isipan ko na pumasok sa pagiging negosyante. Specifically dito sa pagsasaka, no? And yung roots ko, hindi naman kami nagkakalayo ni Betty. Although, I can't claim na IP kami. My mom's actually from the province. So, she also grew up in that kind of setting. Very rural. And yung family niya, to my own surprise later on in life, they were tenants in the where she grew up. And most of her siblings moved out of agriculture. So this is a story na paikot-ikot lang. And it's nagiging intergenerational na rin. When I started here, niisip ko lang, aba, magandang negosyo to kasi nagde-deliver ka ng gulay at saka ng mga produkto mo from the farm. And wala namang hindi kumakain sa atin, di ba? So there is that sense of continuity. But as I got into this landscape, ang dami pala mga complex issues na pati yung history ng nanay ko and their story, doon din lumabas. Na it's really something that is, as I mentioned earlier, it's really intergenerational. It's something that we've been living with. And at the end of the day, the consumer
really subsidizes the entire system, including its inefficiencies. Mm-hmm. And I think with what Manolo said earlier about Thailand, I think we have that potential to get to that system, but there is a lot of inconsistencies and inefficiencies that we have to sort out. I think Betty mentioned it earlier, that we also have a lot of these complex issues where for us to make money out of agriculture, it has to be either have baga malaki yung lupain mo, o kaya maganda yung produkto na nilalabas mo dun sa farm. High value, in short, no? And there's a lot of these complexities involved since we are also developing the infrastructure needed for agriculture to get from one place to another and be as affordable as it can be. Mm-mm. Okay. So, both of you, in a sense, work with advocacies, ano? Di ba, Betty and Harold? Pareho kayong part ng grupo na may advokasya, no? Para sa agriculture, sa farming? Yeah, I can say so, at least from my end. No, it's more of, we're just a bunch of friends, like the common friend that Carlo and who introduced me to Carlo. Parang we're all part of that industry in one way or another. Okay. So Betty represents a very distinct group from the producer side, sa akin more of from the market side, and tapping someone in the producer side then. Mostly my neighbors, as I mentioned earlier, relatives then. And it just spawned from there. Yeah. I have a suggestion, ano, kasi I don't want to lose what Betty was saying about the legal complexity of agriculture. But maybe if we can begin with yung bang malapit sa bituka, yung supply chain. Yung, siguro, Fads, pardon my saying this, yung middleman, di ba? Yeah. Maganda siguro, Fads, bigyan tayo ng, ano, ng survey of how the cycle goes from what a farmer goes through sa simula, yung planting to, kasi doon nalalabas kung ano yung mga steps eh. What are the needs and challenges of each step, diba? So who wants to go first? Kasi syempre, pala ko ibang-iba yung challenges ni Betty compared to Harold. Siguro ano, I can start with that just to give a brief overview, and I think from time to time Betty can plug in her point of view then, kasi very unique din sa Cordilleras, being in the mountains and being very with small land holdings. So at least for us dito sa lowlands, I'm in Pangasinan, by the way, and my mom's from Cagayan, more or less these were all haciendas at one point in its life, no, as agricultural lands. Tapos na subdivide na siya over time. So we now have situations where these are small land holdings, anywhere from 5,000 square meters to a few hectares. And for one farmer to plant and manage that farm of what, 1 to 3 hectares at an average, they have to invest in it. And the investment usually comes from lending or yung mga usury lending, or sometimes mga financiers, as we call them, no? So even at the start of the food cycle or the planting cycle, meron na kagad tali sa leeg yung farmer. Mm-hmm. And they are burdened to produce and to sell to the market just to pay that off. And in most cases, hindi nila nagagawa yun for generally 2 reasons. One is yung calamity, whether that's pestilence or yung mga bagyo na dinadaanan natin, or the other one, hindi nang bebenta ng tamang presyo. Ngayon, yung pagbebenta naman sa tamang presyo, maraming kwento yan eh, kung bakit eh. But in general, we have at least 3 to 8 layers in the middle, intermediaries lahat yun, na dinadaanan ng mga pagkain. Now, this is not to demonize intermediaries, no? But even in more mature and more progressed systems, there are intermediaries. It's just that they don't have 3 to 8 layers. You know, it just takes 1, 2, maybe at most 3. Uh-uh. And everyone adds value into the produce that gets to the market. So some processes it, some washes it or whatever, consolidates it to get to market in a more efficient manner.
Sa atin, tatlo, walo, pinagdadaanan yan. Each one gets a piece of the pie. So by the time it reaches sa atin sa merkado, magkano na yon? And tapos ang kawawa ang farmer. Kawawa ang farmer kasi siyempre naiipit siya doon eh. Kumbaga, parating himotok, diba? Let's say for example, sibuyas, umabot sa point na naging 200, 300 per kilo, even as far as 600. Pero ang bilis sa kanya is 30, 40 pesos. Wow. Ang daming dinadaanan din noon. Yeah, yeah. So yun yung isang problema dyan sa food system natin and why we're also subsidizing the losses because from the perspective ng producer din, ng farmer, why would I invest? Bakit ko gagalingan sobra to? Eh, pagdating din sa merkado, ganito lang naman presyo ang bibigay sa akin. Yeah. So there's no incentive din para maganda yung, ano, yung production niya. Pagdating din naman sa merkado, all these intermediaries, ito yung mga middlemen, hinahandle nila medyo bara-bara kumbaga eh. Salpak dito, salpak doon. Because at the end of the day, kahit matapon yan or may losses yan, subsidized pa rin, bayad pa rin eh, kahit pa paano. Betty, just a question. Of course, maybe you can share the challenges of your supply chain considering nga na medyo isolated kayo. But I'm very interested in terms of the role of research, no? Because your group is basically a research advocacy group, ano? How does that come into play, no? In terms, do you do research? Of course, I suppose you do research in terms of agriculture, but do you also do research in terms of the supply chain, etc., no? Go ahead, Betty. Yeah. Yes, po, Father. So parang yan yung pinaka interesting na part because when we use data, it's very clear. Mm-hmm. And we can actually get insight in terms of how to move forwards. That's what we really offer here. Okay. The first time we met, I met Harold actually was in a policy, informing policy and practice congress that we actually co-organized with a research institution here. So to begin with, we actually map out and we studied extensively, usually in our context, production problems. So usually naka-focus ka lang doon sa production. Then we started to grow our interest into studying the whole chain, the supply chain. And based on what we have found out, we realized that we could really pinpoint the pain points. And tama yung sinabi ni Harold na 6 to 8 ngayong intermediary natin. So kumbaga, meron kang iba yung problem ng production, imimit mo pa yun sa problem ng mga gulay na darating sa market. So just to provide a little bit of context, because for the benefit of our listeners siguro, I'm describing here high-value vegetable crops. Yeah. So very specific lang po sa amin, except yung mga galing siguro some parts of Mindanao, ngayon na nag-grow nun, and Tagaytay, as I understand. But what we grow here are actually vegetables. Na ang historical ano nito ay these are vegetables that were originally produced for the market. So in our indigenous communities, we actually produce food for our family, for our communities, diba? For direct consumption sa tayo. Iba yung dito. Ito yung na-introduce during the American times, 1900s. They wanted vegetable salad. So they introduced these particular trials for varieties ng mga salad vegetables. So, doon lumabas. Yung mga pang-hotel, Betty. Yes. Mga pang-hotel. So, yun po yung ano noon. So, medyo magkaiba. And I'm saying this because iba yung worldview sa pagtingin namin sa pagkain na ganun at saka sa rice. Kumbaga, you know, rice. We have heirloom rice. Even our sweet potato. These are food, no? That are very tied to our culture. Vegetables, they are not. Unfortunately. So we learn how to grow them from the Americans and then eventually from the Chinese and eventually from the Japanese. Then later on, farmers learned on their own. So nagkaroon ng boom. And nung nagkaroon ng boom, kasi kami lang yung producer, doon nagkaroon tayo ng maraming problems in terms of production. So they started to be dependent on agrochemical inputs, which of course it will lead to the deterioration of the soil, soil fertility, kasi ang dami nang nilalagay na fertilizer, pest infestation. So basically in the research sector, ito yung mga inatupag. Hindi nila masyadong inatupag yung sa side ng market. Because at that time, during the 70s, 80s, high day niya ay yung parang ano to, yung peak ano nito. Wala kang competition eh.
And doon actually nagkaroon ng clout itong mga intermediaries. So nag-start yan si Pro. The first intermediary syempre mga Chinese, no? So noon mga 1960s sila yung nagdadala ng mga gulay dito, pinibili. And they were the first suppliers, yung mga financier supplier na nagbibigay ng input because sila din yung source ng seeds. So kumbaga pagka tanim ni farmer, they actually just bring, and the Japanese included. So they include, pinupunta directly sa mga hotel sa Manila. Parang ganon. And then nagkaroon ng growth, marami ng production, at nagkaroon na rin ng maraming interest. So umakyat yung mga intermediaries, eh, hindi naman taga dito eh. Bago-bago na lang na na-learn or natutunan ng mga taga rito din na mag-ganon. So siguro tatlo ang umakyat, then natuto din yung mga taga dito. Tatlo na rin dito. So, sumahin mo yun, the six. Eh, magdadagdag ka pa ng dalawa, may disposer ka na. O, diba? May tracker ka na. O, the eight na po yun. So, ganun po yung sa... So, tingnan natin yung timeline. Ano? So, sa pananaliksik, ang mga inatupag namin, kasi maraming sakit nga doon sa produksyon talaga. Ngayon na lang po na nagkaroon ng problema nga. Kasi nga, bakit ganun? Nagtatapon tayo ng pagkain, tama po, doon sa... Lalo pa pag nagkakaroon ng cut-off doon sa ating farm-to-market roads. Nagkakaroon tayo ng mga bagyo. At kung nagkakaroon ng oversupply na tinatawag nga. Kasi nagkaroon din ng expansion sa ating mga production areas. And that expansion, kung makita ninyo, even to our national parks. So dalawa yung threatened dito sa amin na national parks. That's Mount Pulag and then you have Mount Data. So, pag nag-e-expand ang mga yan, massive na mga bulldozers yan, and then they're really terracing up to the highest mountain. Kasi ang ating production area po ay middle to high elevation. That would be 800 meters above sea level hanggang pataas na ng up to 1,003. So, pataas ng pataas hanggang pataas. And the quality, yung quality po ng ating mga gulay, ay tumataas din habang tumataas yung elevation. So nagkakaroon ka ng expansion sa ibang probinsya na doon sa party ng Ifugao din at doon din sa Mountain Province. So ganun yung kwento kung sa amin po. At nang natuto na tayo na sabihin natin ng mga manalaliksik din, mga researchers natin, we have to study this. So ang nakita nila, tama nga naman ang bottleneck mo ay yung mga layers of intermediaries. But that is to say that the farmers ba ay ayaw ba nila talagang dumiretso? Bakit hindi sila nakakadiretso? It would also, you know, point to our being indigenous then, no? We do not want to deal with Manila. Yun na aspect. Parang the farmers are just satisfied. Spot market tayo, no? So yung nagkaroon ng culture sa spot market na ibenta mo, ang gusto lang naman ni farmer, happy naman kami sa mga, kung saan kami sa bundok eh, basta may cash, ayan, pambili, because these are cash crops. So we produce for cash so that we can buy rice. So we don't plant rice kasi wala namang bigas dito, bibilhin namin sa ibang rehiyon yon. So yun yung naging buhay talaga ni farmers at marami pang repercussions yon. So ayaw nilang pumunta sa market, satisfied na sila doon, as long as may nag-provide sa kanila ng supply ng agrochemical inputs, sige na lang, gawa ng gawa. At nagkaroon yan ng maraming social correlates in terms of problems. At ayoko nang i-discuss sa mental health, sa kalusugan and all of that. So, no, but eventually we might get into that later. Kasi yun po yung amin sa co-op naman. Pero okay, sa side naman, diretso ko na lang, ilang percent yung dumediretso ngayon sa direct market natin po without intermediaries ay 1% lang po ayon sa aming 2019 study. So, isang bago ko ipasa kay Manolo at kay Carlo kasi gusto ko na lang makinig ano. siguro gusto ko lang banggitin para do sa mga nanonood at nakikinig sa atin. I work with Caritas Philippines, no. And part of my job with them is to help livelihood, but also part of our dream is to create cooperatives ano, mga farmers. Lalo na sa mga probinsya, and then to create a better supply chain, ano? And then also to create cooperatives in the dioceses, the more urban centers, ano? to become kumbaga yun yung retailers ano, or wholesalers, whatever, no? So baka I just want to say that for those who are listening to us, kasi I'd certainly like to ask Carlo and Betty and Harold for help in doing that, ano? Kasi we've been trying to do that for over a year now.
But siyempre kung anong problema ang pumapasok, nagka-eleksyon, so maybe it's time to pick up. Ano? And we feel that that's one major contribution that the network of Caritas Philippines can do, no? Is to help the farmers' cooperatives and then eventually create, hopefully, help for the entire supply chain and the entire market, actually. Okay, game. Manolo and Carlo, please take over. I will listen. Okay, sa kinikwento nyo, merong tatlong bagay ang problema na ito. May problema sa teknolohiya, may problema sa sistema, at may problema sa ugali. Because for example, yung napapansin lang natin kung pupunta tayo sa probinsya na ang palay nilalatag pa rin sa kalye, di ba? At tuwing may State of the Nation address, nagsasabi na magkakaroon ng drying and storing facilities, hindi namang nangyayari. So in a sense, teknolohiya 'yon. Yung kakulangan ng teknolohiya in one sense sa bigas, for example, but yung katulad ng binanggit ni Betty, dahil yung pataba ng lupa is very effective at meron nagbibigay ng pondo para gamitin ito, yung my understanding, yung yield, yung output ng tinatanim, lumalaki na rin. But kung marami yung nakaharvest mo, bababa naman yung presyo per kilo. Hindi po ba? And then, that brings us the question of systems, dahil yung binanggit ni Harold na walong mga pumapasok sa eksena mula sa pag-harvest hanggang binibenta. Harold, hindi rin kasama dito yung mga tinatawag natin na informal or basically illegal, yung tong, di ba? Yung mga nangungutong na that sort of thing na totoo naman, di ba? So those are different systems. So I guess Harold and Betty, sa issue na ito at ang bawat pamahalaan, limitado ang buhay nito, 3 years for a congressman, 6 years for a president. What are the top three? Ano yung top three na pwedeng asikasuhin at pwede nating suportahan para mangyari in a shorter period of time? Sige, ako muna. Para at least si Betty mag-isip pa. well, that's a good point to make, no? Kasi we all look at things na parang nakakabulaga din yung laki ng problema. And siguro ang masasabi ko, no, this is partly through experience and also trying to think of solutions to the same problem with that time frame in mind. Kasi sometimes, you know, even after the proclamation, re-election begins, eh, and it changes the whole dynamic on the ground. In terms of yung political, ano, or how we can improve the system from, ano, or at the local level, that will always depend on the situation on the ground and the leaders involved, especially sa LGU side, diba? Because ideally, they all have these plans, they all have these year annual and for their term, diba? 3-6 year plans that for some reason does not translate well on the ground. So there's that disconnect there. And we always see on these pictures how various agencies, including local, provincial, and even the national government tries to give technology. Para siyang ano eh, bibigyan mo siya ng traktor or ng sasakyan o even ng bodega, pero wala naman siyang paggagamitan nun. So yun din yung isang disconnect nun na going around Northern Luzon, Southern Luzon, and even parts of Visayas and Mindanao, you see a lot of these white elephants. And I call them white elephants, even if they're 100, 200 square meters big for farmer cooperatives, farmer associations, because hindi rin nila alam kung para saan yun. On paper, maganda yung plano. Maganda siya. Pero pag na-execute siya, sobra siyang disconnected din. So tatayo ka ng consolidation facility, pero wala naman silang i-consolidate na market. For, ganun. So how do you, yun yung siguro sa akin going at the root causes, how do you reconcile the realities of the ground versus the plans that we all make? Mm-hmm. And this is not, again, no, I don't want to demonize our policymakers, but
the question there is the system itself equipped to respond to these and to translate it properly? Kasi magaganda naman talaga yung plano eh. In fact, I started this what? Panahon ni Pinoy with Secretary Alcala, and now we're under a different administration. And going through all of that, you see similarities in the plans eh. Kung tutuusin, there's some sort of continuity in all these plans. But why are we still going at step one in its various formations eh? Yun yung parang paminsan tinatanong ko din. Is it just because sobrang minamalit ba talaga na, kasi parang lumalos, minamalit natin yung farmer eh, na dapat ganto ganto, walang kakayahan. But in truth, they have the inherent capabilities and skills. Wala lang yung tools to do the job properly. Yeah. And the outlook to why they should do it properly. I think yun yung isang part eh. Part of it is physical, technological, yung paano eh. Pero yung bakit, eh kung nakikita lang niya yung kapitbahay yung mayaman, siya hindi. Pero kasi yung kapitbahay niya, nagte-trading doon sa barangay nila or sa baryo nila, mapapaisip din siya, ba parang hindi yata ito tamang trabaho ko na. So, doon din bumabagsak yun. Betty? Yeah, so ang ipoprovide ko naman very specific, which is sa Benguet siguro, yung sa Highland vegetable naman, sa konteksto ng So ang nakikita po natin, siguro gawin ko ay unahin natin yung sa chain. So sa supply chain, yung production part hanggang sa market. So tama naman yung sinabi ni Harold, hindi naman nagkulang yung various government regimes, should we say, na may continuity din sa pag-implement. Pero may mga nakita naman talaga tayo na pwede pang mga areas ng improve or may mga bagay na kailangan lang tutukan. Well, on the part of sa amin na indigenous communities, ang share namin kasi sa mga pundo ay depende sa program. Kung banner programs ng DA, rice, corn, coconut, at napansin nyo sa lahat ng yun ay wala kami yan. So ibig sabihin, pagdating pa lang sa share doon sa national budget, wala na po tayo. Ang nakaangkla ang vegetable crops namin ay doon sa high value. Ang high value dito sa amin ay nakasali na dyan ang coffee. So kasali na dyan ang cacao. Ano pa ba yung mga high value na dinagdag? Ayun, yung mga cut flowers. So ito, agawan kumbaga sa mga pundo. Nandyan na yan. So doon pa lang sa funding, kung ako, yun yung una para sa amin. Importante na magkaroon ng banner program na Highland Vegetables. Kasi kung hindi po namin yun makakamit, kahit ano yung gawin natin, na i-enable, maski itama natin yung kaisipan, mindset, ng bawat ng sa supply side at doon din naman sa market, ang hirap nating ma-enable sa sektor ng sa public sector. Kasi kulang talaga tayo sa pondo. Alam naman din natin ang mga munisipyo din namin dito ay mga class 5. So, Betty, by this you mean pondo para for planting and ito, fertilizer. Yung programa talaga na aagapay para mapalago. Okay. Sa agriculture. You may support. Oo. Okay. So ito yung ang pinupunto po natin dito ay sa Department of Agriculture mismo. Kasi wala po tayong banner program specific doon sa aming crop. Kasi nga unti lang naman eh. Kumbaga, magkaroon lang ka lang naman ng banner program, kunyari rice, kasi 'di ba throughout the nation 'yan. So again, doon tayo titingin doon sa pagiging marginalized talaga nito because unti lang yung nagpo-produce. Unfortunately for us, ito yung source namin talaga na ito talaga yung cash crop namin. Hindi naman coconut, hindi naman corn. So, hindi naman rice. So, vegetables. So, kumbaga yun. And because naiintindihan natin sa slice naman talaga ng pagbabudget, kung titingnan mo, ano ba yung ipaprioritize mo? Yung nakakarami. So, yun yung isa. So, kumbaga, yung ako na mismo sa aking trabaho, na nakita ko ito, nakadepend kami. Kunyari may gusto tayong i-set up na isang proseso para magawa ito, nakadepend tayo sa mga ODAs, sa Overseas Development Assistance, which we are very good na ngayon sa Cordillera, palaging ganun ang ginagawa natin. Alam naman natin na mga short-lived ito. What with the idea na lahat ng nakuha sana natin dito, kung yun, nagpundo si WB, or yan, si World Bank, si UN,
or si mga ODAs ng mga different countries, sana meron tayong natutunan. So always nang laging sinasabi, eh, i-catch yun ng ating public sector for sustainability. Usually, hindi po yun nangyayari kasi wala ngang tutugon na pundo. Kasi wala siyang angkla, kumbaga, sa loob. So yun yung isa. So yun yung matagal naming inaadhika with matagal na ito na gusto nating ihain kung sino man ang secretary, kung sino mang senator sana yung tutulong dyan sa ngayon ng gobyerno natin, na bigyan talaga ng puwang yung programang ito para ma-enable natin yung environment para talagang magkakaroon ng uugat talaga ito. Kasi kung ipasa natin sa public private sector, syempre hindi naman lahat ng business na tao eh katulad ni Harold, no? Hindi yun. Betty, siguro related to this, gusto ko lang ibatutong question or comment, including Manolo and Carlo to respond, no? Manolo, nabanggit mo nung simula sa explainer yung programa ng Thailand, no, na pinamunuan ng hari, no? Tapos alam mo, meron kaming isang nabasang artikulo from ADB back in 2013, and it somehow influenced our, I work with public schools kasi, especially senior high school, no, but naging major influence sa amin yun in terms of the direction we took since then, no. May isang napakagandang article na lumabas sa ADB na nag-research sila na, 'di ba, the first decade of the third millennium, ano, and ang wealth creation generation was in Asia, yung first decade, no. Ang daming yaman na na-create sa Asia, 'di ba? Pero sabi nga nila, ang kasama noon ay yung paglawak ng puwang, yung may access sa resources sa walang access sa resources, no. Pero merong side article doon sa study na yon na ang isang exception daw yung paglawak ng gap. It was about the gap, no, created by the wealth. Is Vietnam. At isa sa mga dalawa o tatlong dahilan, yung unang dahilan was they invested in education, which is my field, no? And because of that, the demographic dividend, etc. Pero yung isa is because they took care of their agricultural sector, ang Vietnam. And sinasabi nung artikulo, nung research is ano, you have to invest in agriculture, especially for us, di ba? Sa ating, we're basically, still basically and partly an agricultural country, no? So yun lang gusto ko ibato, no, sa isama sa discussion, the more I would call it macro view, di ba, yung resources and all. So thank you, go ahead please. Fads, gusto kong balikan yung sinabi kanina ni Miss Betty, yung word multi-sectoral, kasi I think that term multi-sectoral it hits on a very important aspect of agriculture, and people tend to forget that. Ano yan, ang daming aspeto ng pagsasaka. I'd like, kaya nakita ko si Harold, parang ang bigat nung ano, kasi kami yung mga nagsasaka, ang daming madaming challenges sa farming. But I wouldn't say it's hard or it's simple. I would say it's compounded. May mga layers na tayong na over the years na naiipon na. I think that's something most of the time agriculture gets into our minds pagka nagkaroon ng crisis, kagaya ng crisis ngayon sa sibuyas. Tapos ang tao magtatanong bakit nawalan tayo ng supply ng sibuyas, bakit ang mahal ng sibuyas. But that is just, how would you say this, Aral? Ano lang yun, no? It's just a small part of the bigger problem of agriculture. Kasi marami nagsasabi, may technology but hindi nyo gamitin. Or may funding naman but hindi kayo pumunta sa banko. So ang daming dapat i-unpeel, Fads, eh. Kasi part of it is also yung mindset. And I think that's a big issue here, no? Kasi unlike other issues, yung agriculture has to do more with, I think it's ano na yung nakasanayan natin, eh. And yung kung ano yung nakasanayan natin, ang tanong ngayon, Harold, paano natin babaguhin? Or gusto pa ba nating baguhin? Ano ang incentives para baguhin? Yan yung mga pinag-uusapan natin, eh, no? Yeah. Siguro, to your point, kasi nakasanayan na natin yung ganito sistema. So, I mean, if I go to my own family or makakwento ng mga farmers din,
kung ano yung sistema ng ninuno nila, yun pa rin yung sistema natin. Exactly. And it also points out to how disconnected they still are. Kasi yung sistema that we have, arguably, no, I think Manolo can be more authoritative on this point, it's still the system that we had during the colonial period with some tweaks here and there. And, you know, I mean, if we're still handling a system, we're still using a system that's very antiquated, bibigay din siya, which is what we're seeing now, di ba? Yung mga kulang sa sibuyas o nagtatapon ng kamatis, which is a threat right now, no? O kaya sasabihin natin na, oh, ba't tayo nag-ano ng bigas? Nasaan yung supply ng bigas? Meron dito, pero wala daw dito sa kabila. Sa kabilang rehiyon o kung saan man. So yun yung parang, ano na, yung sistema mismo nagsasabi, hindi ko na kaya. Di ba? Bumibigay na talaga yung system right before our very eyes. And lahat na nangyayari ngayon, reactive tayong lahat. Siguro yung isang punto din kasi, for example, no, mabalik din ako dun sa punto ni yung tanong kanina ni Manolo is that ano ba yung isang, for example, pwede natin pagtulungan, let's say yung mga land reform beneficiaries, on paper, on ano, maganda yung ano, bibigay lupa, i-organize sila, and they themselves will become the consolidators o yung parang ano na sila, community middlemen. And sila yung magtatawid sa market. Ang ganda isipin na ano siya, parang simple lang. But doon pa lang sa pag-oorganisa ng mga beneficiaries, that's a very complex challenge na the primary agency holding the bag may not necessarily have the skill set for. Tapos, yung suporta na sinasabi ni Betty, medyo absent. Kung meron man, kulang. So, doon pa lang, parang naiisip natin, oh, dapat ginagawa ng DA yan, o ng DAR yan. Primarily DAR, pero ano ba yung problema? Ba't hindi nila magamit? O magawa yun, di ba? So we need to start questioning then kung paano or saan nagkakaroon ng kulang, where we can plug in. Kasi it is multi-stakeholder now. At this point, naghihikahos na yung sistema. We need to respond. Hindi na lang to basta gobyerno lang o basta kung sino or lang. Farmer kailangan na lang, tayo na lahat. Yes, yeah. Farmer lang. Mas lalo yung farmer kasi very disconnected siya. Tanungin ko sa inyo, Carlo and Harold. Okay, the basic reality is hindi tayo katulad ng Thailand or Vietnam because archipelago tayo, we're series of islands. So kahit ang pagtawid mula sa isang isla punta sa kabila, medyo mas mahirap. So number one, kaya pa ba ang self-sufficiency sa ganitong klaseng bansa? Pangalawa, kung hindi kaya, ano ang solusyon? Di ba? Remember, yun ang naging debate tungkol sa bigas eh. Yeah. Pipilitin pa ba natin na magtanim ng sapat para sa lahat o bubuksan na lang natin ang merkado para kung saan may maraming nag-aani at nagbebenta, pwede papasukin dito. Yeah. That's one. The second is, ang nakita nating solusyon na parang ginawa na lang ng tao dahil kailangan gawin was, nung panahon ng pandemya, was yung mga small NGOs and small groups na pupunta sa mga farmers, directly to the farmers, and then would bring it directly to consumer, cutting out many of the middlemen. Now, this worked for the upper class and the middle class dahil willing sila to pay more. But that doesn't address na kailangan ng murang gulay para sa marami. So, is that just sort of a feel-good but very expensive solution, and paano pa rin yung problema para sa karamihan? That's a very lawak ng tanong. Malawak eh. Pero siguro ano, just to answer your point quickly, no, yung kung kaya pa ba. I think arguably kaya pa. No. We have a lot of arable land that's being unused. Mm. We have a lot of potential in terms of our ano, resources. And even if we are an archipelago, we have two major land masses in Luzon and Mindanao that have the area to produce food, arguably for the entire Philippines. Mm-hmm. Now we go into a different
aspect, which is getting it there. Logistics. Yun din yung isang problem ngayon, no? That's really that's emanating. Harold, this is what I mean by multi-sectoral. Kasi meron akong kilala from Mindanao. Big landowning family sila, and I've been asking him this, bakit hindi dumarating yung produkto nyo rito sa Maynila? And plain and simply sabi niya, mahal kasi yung shipping cost from Mindanao for them to ship to Mindanao to Manila, mas mura pa yung galing sa ibang bansa yun yung sinasabi niya sa akin. So how can they compete with that? So that's what I mean by multi-sectoral. Hindi lang yung farmer yung saka yung end user yung may say dito Siguro meron din isang reality dito that we also have to contend with. I think one of the reasons why we had to introduce yung RCEP, no, or one of the reasons why sinasabi nila yung bigas natin is very uncompetitive versus imports is because we are now part of this trade regime sa World Trade Organization, di ba? That we've delayed the implementation of rice programs to be competitive locally against foreign imports. So for so long that we're now trading off yung other produce. So if we extend that protectionism, we have to give something away. Mm-hmm. And yun yung ang pumupunta na tayo sa export crops natin, which is another facet of the agricultural industry. Why do I say this? Kasi I remember when I started yung parang in earnest na tumutulong sa farmer. That was five years ago, no, with regards to mga rice farmers. And you go into the policy and all this. If we extended our protection scheme further, we have to give something away in terms of our tariffs or yung mga natin for export crops. Baka bumaba yung kita ng ibang sektor. Kasi I think yun nabanggit din ni Father Tito, no, na parang other governments focused on their agricultural sector para bumaba yung cost, improve efficiencies, reduce yung cost. Sa atin natenga. And I think we can go back to our inclusion sa the World Trade Organization. I believe that was in the 90s, no, na by being a part of this broader trade group, we're going to have to improve ourselves to compete. Naiwan tayo sa sali tayo. Hindi na nag-improve, hindi na nag-compete. Kaya ngayon, medyo complex yung problema in terms of producing efficiently. Going back into logistics, that's another sector that's overlooked. How to get from point A to point B, especially in an archipelago where point B may be the next island over, di ba? And isa pa yon, no? Hindi na-develop yung mga maritime assets natin. Naiwan tayo sa lansya, naiwan tayo sa bangka, tatawid ng dalawang isla. With the exception of, let's say, the Mindoro route, yun, na-mature, or heading to Cebu, nag-mature. Pero maraming naiwan behind. No? Na ideally, in, let's say, the 70s or 80s, yun yung i-develop sana ng local shipbuilding industry, you develop all these maritime routes. But we all know what happened with that, no? Hindi nangyari, hindi na-develop, natenga. And by the time the 90s came along with free trade and all this, napag-iwanan talaga tayo. We had sufficient time to catch up, which is what I think Vietnam did, which is what Thailand did. But we didn't. Yeah. Okay. And yung sa second point ni Manolo, no, I forgot the second question that you asked, but I had a good answer for that. The first one was yung diba, yung kung kaya pa natin. The second one was the second is in terms of the actual production. Remember the problem of the boxes of vegetables we're doing. Yeah. Yung boutique solution to a wholesale problem. Yes. So I think that's what we're trying to do, Neil, Betty, and all these other stakeholders now, is trying to recover a lot of this for the masses, no? Kumbaga, for the general public. Because, again, we're at the risk of natenga tayo sa magandang solution, hanggang doon na lang tayo, medyo superficial.
Because one of the things that the pandemic or these groups addressed was that, okay, kaya pala natin mag-source directly. But in sourcing directly, doon din umangat yung mga problems. And I think we have tons of posts from 2020 to see na, oh, ganito pala na nangyayari sa farmer, kaya pala ganito yung nakukuha natin kasi umangat yung mga ganong kwento na yes. Na maganda sana, no, na ito yung hudyat, ito yung simula na pwede natin baguhin yung system. Yeah. Ngayon, we're back to relative normal, tapos natenga tayo sa ito, pwede na, basta we support this, sila nang gagawa, ganyan. Natenga tayo sa emergency mode. Yes, or pwede na. Ang risk dun is natenga tayo sa pwede na, yung complacency. Yes, yeah. So we're down to our last few minutes, so maybe we can ask Betty's but let me just say one last point and let Betty give the more or less the closing spiel yun yung magandang na-raise mo, Harold, yung natenga tayo, kasi that's part of our worry now, no, in trying to help the farmers, kasi trabaho ng gobyerno to di ba? We're only here to help. The private sector is here to help too, just para wag lang tayong lumubog, di ba? But at the end of the day, the government has to take the lead, no? And together with efficient working with private sector. But that's another maybe episode altogether. So Betty, we'll let you also respond to Manolo's very good, nice questions, no? Sige, medyo pangkalahatan kasi nasagot naman lahat ni Haro. I would like to, siguro from my part, i-share na lang with a hopeful note. yung ginagawa na lang namin ngayon ni Harold. So just so to give us a hope at ongoing naman ito na endeavor and maraming lessons na kailangan ding i-note. And isang paanyaya din sa pribadong sektor kasi ako medyo reluctant pa ako na masabi na parte ako ng pribadong sektor. Pero ito na nga, nandito na tayo. So kung ano yung magawa ba ng pribadong sektor para magkaroon ng complementation, kung ano man yung kakulangan ng public sector natin. So yung ginawa namin is, Harold here, as far as the Cordillera farmer, Highland vegetable farmers are concerned, ay nire-represent niya yung, parang siya yung gatekeeper ng market. Ako naman sa supply side. Are we an intermediary? Yeah, the answer is yes. Pero ano ba yung ating tinatawid dito? The intermediary side is to mitigate risk. Kasi maluwang masyado yung gap ng supply side at saka market. Hindi magkaparehas ang lingwahe, hindi magkaparehas ang kaisipan, at hindi po magkaparehas yung, iba yung hindi mo naman alam na ikaw, merkado, dapat intindihin mo yung plight ng farmer. Mahirap natin yun na sinasabi, Betty and I are intermediaries in the system. But instead of the usual thought of what intermediaries are, na parang kunin si Gulay sa supplier to sa farmer to the end user, what we are focusing on is the farmer as the consolidator. Where we come in is to support the farmer through their associations, their cooperatives, giving them that formation that they need to be a competitor in the market. Okay. Doon kami pumapasok as intermediaries with the farmer in the middle. Yes. So parang that's, I think, very important to emphasize kasi the argument that we're trying to make, picking up from all these that happened nung pandemic, when the system broke down, is that kaya talaga ng farmer. Given the right tools, yes. Given the right information, given the right capabilities, kaya nila. Yeah, yeah. So, yun po yung tinitingnan natin na ini-explore po natin ngayon kung paano yun. At nasimulan po namin with group of farmers here. Kaakibat din po yan ng public sector sa side ng LGU at sa Department of Agriculture din dito sa region. At yun po yung tinitingnan natin na habang umuusad, nakikita natin na pupwede pala yung participation talaga ng pribadong sektor dito, magiging negosyo sa siya na diretso sa ating mga farmer cooperatives and associations, na diretso din yung, dahil diretso, mas makakadami sila ng income, mas lalago yung income talaga nila over time. Doon natin na itatama yung iba nilang kaisipan, at doon natin na-encourage din yung public sector din. Kasi kumbaga sa kanila na rin, nagkaroon na rin sila ng fatigue
kumbaga, sa pagbigay ng maraming tulong year in and year out at hindi nila nabibreak ngayon. So siguro yun yung nagagawa natin ngayon na pupwede pala. Kanya lang, kailangan yun nga kapit kamay. Finding the right people is very important. Of course, also doon sa ating side, ako sa side ng supply, siguro dagdagan na lang ni Harold later. Ako, ang nakita ko talaga, dapat ang approach natin dito ay formative, values, value-laden, ganyan. Sa side naman ng mga public sector, importante ang good governance, na yung ginagawa talagang ito. Importante na sa good governance, I mean, yung talagang proseso siya. Nakikinig tayo sa tao, sinusunod natin yung proseso, ini-enable natin siya, hindi yung dinidisable natin. Kailangan ganun po at kailangan aligned yon. At kung papaano gawin yon sa aming side, kasi advocacy co-op kami at ganun yung kaisipan, yan yung tinatry natin at talagang tinatrabaho araw-araw. Na inaagapayan itong mga grupo natin kasama si gobyerno na ganun nga ang dapat kaisipan. Gusto ko lang idagdag to last one. No? Kasi in to top it off, yung sinabi ni Manolo, as sa, i-ano natin sa usapang sibika, siguro, anong pwede nating magawa? Ako, isa lang ang suggestion ko, Fads, eh. Itanong nyo to sa mga anak nyo, sa mga ano nyo, sa mga kasama nyo sa bahay. Ang itatanong nyo, saan galing ang pagkain nyo? Itanong nyo yan kasi from that alone, mag-start na tayo mag-isip yung mga ibang issues na dapat. Tanungin nyo, saan galing ang pagkain nyo? Hindi yan magic na bigla lang darating na si Mr. Grab magbigay sa atin ng pagkain. May proseso yan, mahaba yan, di ba, Harold? So, yan lang ang ano ko, yan lang request ko. Yeah. Tanong natin yan. Thank you, Carlo. I was about to say that. On that note, sana nga nagbukas ng mga isip at sana curiosity, no? Ng mga manood sa atin, lalong-lalo na yung kabataan. Lalo yung mga kabataan, bumalik kayo sa agribusiness, 'di ba? Tumulong kayo sa ginagawa ni Harold at ni Betty. So, maraming salamat Betty and Harold. Carlo, thank you very much for introducing us to them. Manolo, thank you for your beautiful framing of our discussion. Sana makabalik tayo dito na mapag-usapan natin yung mga ibang aspeto. So, maraming pong salamat. Ito ang Proyekto Pilipino. Sana ay makapag-isip tayo at maging bahagi tayo ng solusyon. Thank you.